sa mga panahon kung saan ang paghihirap ay parang wala ng katapusan, paano ka lumalaban? Ang mundo ay tila hadlang sa aking kasiyahan. Minsan naiisip ko kung ano bang ginawa ko para magdusa ako ng ganito. Hindi ba ako naging mabuti? Umaga na naman. Lagi na lang ganito. Wala nang nagbabago. Ang pag-ikot ng aking mundo ay tila tumigil simula nang iniwan ako ng aking mga magulang. Minsan, naisip ko, bakit ako pa ang naiwan? Ngunit ano ang aking magagawa? Ito ang buhay na nakalaan sa akin. Araw-araw sinasanay ang sarili sa pagpapakain ng mga hayop. Pagpunta sa karinderya ng aking auntie, na siyang tumayong aking nanay nung iniwan na ako ng aking mga magulang. Tumutulong at nagluluto na ang sweldo'y nakukuha ay ginagamit ko sa aking pang-araw-araw na gastusin at pagpunta sa aming paaralan. Oras ko ay tila hindi ko na pamamahala. Hindi ko na alam ang gagawin. Tila ko ay pinahihirapan ng Diyos. Ano ba ang aking nagawa? Puso'y lumayo na sa Diyos. Sa mga oras na ito'y pakiramdam ko'y ako'y kanya ng kinalimutan. The entire Luzon is under an enhanced community quarantine. A strict home quarantine will be observed in all households. Movement shall be limited to accessing basic necessities. Ano ang iyong naging reaksyon nang marinig mo ang balita? Noong time na narinig ko ang balita, hindi ko po talaga alam ang gagawin. Kasi na-stranded po si na mama at bawal pang lumabas ng bahay. Ang kapatid ko rin po kasi ay disabled, kaya mahirap ang alagaan siya. Routine ko sa pang-araw-araw ang pagpapakain sa aking kapatid, pagbubuhat at pagpapahiga sa kanya, pagpupunas at pagbibihis, at paghuhugas ng pinggan. Tumawag ba agad ang magulang mo nang malaman nila ang balita? Oo. Nagsabi sila na hindi makakauwi dahil stranded. Ako raw muna bahala sa bahay at alagaan ko raw na mabuti ang aking kapatid. Nakakapagod ang buhay. Nakakainis isipin na pagod ka na nga sa pag-aaral. Mayroon pa akong responsibilidad na pag-aalaga sa aking kapatid. Alam kong hindi rin naman ginusto ng kapatid ko yung nangyari sa kanya, pero hindi ko maiwasang hindi mainis sa sitwasyon namin. Kung sana kasi narito si na mama, edi madali lang ang lahat. Minsan, napapaisip na lang ako kung ano bang kasalanan ko sa Panginoon at bakit nangyayari sa akin ang ganito. Basta ang alam ko, pagod na ako sa lahat. Tagapagligtas sa sarili kong kwento. Sisimulang magbalik loob sa Diyos dahil siya ang aking kalinga sa labang ito. Ako'y nagbabalik muli, Panginoon ko. Ako'y handa na sa mga pagsubok na dadating pa. Patuloy na lalaban para sa magandang kinabukasan. Pagsuko ay hindi kailanman magiging opsyon sa labang ito. Mapapagod pero hindi susuko. Madadapa, babangon at maglalakad patungong maayos na kinabukasan. Ang tagumpay ay mapapa sa akin. Ito'y aking paghihirapan. At sisimulang kamitin ang pangarap na matagal ko nang minimiti. Ako ang tagapagligtas sa sarili kong kwento. Ako ay mas malakas sa mga problema ito. Sasasigin ang sarili laban sa atin ng kahapon. Ako si Jochelle and Romel. Ako si Romel Jan Tabitne. At ito ang aming kwento.